Sa Giwan Eastern Samar po, nakatakdang magpalipas ng gabi si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kanyang unang araw ng pagbisita sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas. Nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jiggy, eksaktong alas 5:30 nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni pambansang kamuman ni Pacquiao at ang kanyang mga kasama dito sa Giwan Airport. Nandito po ang ating bayani na itinuturingan natin para dalawin po ang mga biktima ng bagyong Yolanda sa iba't ibang lugar dito po sa Eastern Visayas. Pero syempre, ang kanyang unang stopover dito po yan sa Giwan Eastern Samar. Alam mo, napakamainit, Jiggy, ng pagtanggap ng ating mga kababayan na simula kaninang umaga pa lang ay talaga namang nag-abang na dito nga kay Pacquiao. Ano? Umaga pa lang kanina, talagang mahabang-mahaba ng pila at maraming nag-aabang dito sa airport para nga siya ay masilayan. Days before kasi talagang inabangan na nilang pagpunta ng ating pambansang kamao dahil alam nila na dadalawin nga sila dito matapos nga ang kanyang naging fight doon kay Rio sa Amerika. Kanina kasama niyang dumating dito ang kanyang si Chavit Singson, si Levice na we understand, ano, sasama rin sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang lugar dito sa Eastern Samar. Alam mo, Jiggy, talaga namang nakita natin ano ang naging reaksyon ng tao talaga namang nung makaharap nila kanina si Manny Pacquiao. Paglapag pa nga lang ng kanilang eroplano ay talaga namang napakalakas ng hiyaw ng mga tao. Akala mo ay maririnig sila ni Manny Pacquiao na sa loob ng eroplano. Hindi lamang ho ang mga biktima ng bagyo ang tuwang-tuwa, maging ang mga sundalo, mga pulis na matagal na panahon din na mga nagsisilbi dito, ano, simula nga nang nanalanta itong si Yolanda dito nga sa probinsya ng Eastern Samar ay talaga namang isa rin nga, sasabi nga ay natuwa ng masilayan ng ating pambansang kamuo. Maging ang mga volunteers dito ay talagang ikinatuwa nung makita siya. Sakay sinapakyaw ng 30-seater na charter plane para mamahagi ng mga relief goods. Pero bukod sa relief goods, Jiggy, mamamahagi rin po sila ng Biblia. Dito na siya magpapalipas na magdamag. At gaya ng sinabi ni Pacquiao noong mga nakaraang araw, sa 10 siya matutulog at sasamahan niya mismo ang mga evacuee na hanggang ngayon ay sa 10 pa rin po natutulog. Bukas naman, bibisita si Pacquiao sa Tacloban at sa Lunes ay nakatakda siyang magtungo sa Ormoc at Martes babalik na siya ng General Santos. Pero bago siya umalis kanina ay nakapiling muna ni Pacquiao ang kanyang mga anak na lumuwas pagaling ng Maynila. Ayon kay Pacquiao, kinongratulate daw siya ng mga ito at maging ang mga ito raw ay tuwang-tuwa sa kanyang naging matagumpay na laban sa Amerika. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pacquiao. Dito kami matulog sa tent lang, samahan namin yung mga tao. Tutulungan nyo, sabi nyo, may dala daw po kayong Biblia, babasahan ninyo yung mga tao ngayon? Magsishare lang, makapagbigay ng encouragement sa kanila para hindi talaga sila yung mawala ng pag-asa, magkaroon sila ng encouragement. Bukas. Jiggy, kitang-kita natin ano, na before pa yung binabanggit ni Manny Pacquiao na pagbabasa ng mga Biblia para mabigyan sila ng pag-asa. Kanina pa lang nung nakaharap ni Pacquiao itong ating mga kababayan dito sa Giwan Eastern Samar, talagang kitang-kita natin na talaga namang tuwang-tuwa sila. Akala mo hindi sila galing sa isang delubyo na kamuntik nga nilang ikamatay. Ano? Talaga namang ang tuwa nila, talagang walang pagsidlan at kahit nakaalis na ang kosa na sinakyan ng ating pambansang kamo, ay talagang ginahabo nila ito at talagang hindi ma-describe, ika nga, ang tuwang kanila ang naramdaman nung masilayan po nilang pambansang kamo. Jiggy? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.